Magandang araw sa inyong lahat. Sa videong ito, ang pag-uusapan natin ay kung sino ang kinakailangang magbayad ng mga pangunahing gastos sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Sa ating mga naunang videos ay napag-usapan natin kung paano ang proseso ng pagpapalipat ng titulo ng lupa at kung magkano ang magagastos natin sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Ngayon, sa videong ito, ay may mga kinakailangang bayad na kailangan nating bayaran at sino naman ang responsable sa mga kinakailangang bayarin sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa ating mga videos. Ang pagpapalipat po ng titulo ng lupa ay medyo talaga magastos at kinakailangan ng pera para mailipat ang pangalan ng nakabili sa titulo ng lupa. Mas magastos po ito kung ang isang tao lang po o isang party ang siyang magbabayad ng lahat ng gastusin para sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Kaya ngayon, ating himahimayin kung sino nga ba ang kinakailangang magbayad sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Ating pag-uusapan muna kung ano nga ba ang mga kinakailangang fees na ating babayaran kung tayo ay magpapalipat ng titulo ng lupa sa iyong pangalan. Ito po ang mga kinakailangang babayaran kung kayo ay magpapalipat ng titulo ng lupa. Una ay ang real estate taxes o real property taxes. Meron pong mga instances na ang seller ay hindi po niya nabayaran ang mga real property tax. Ito po ay binabayaran sa City Hall. Taon-taon po itong binabayaran. Pwede din po itong quarterly ang pagbabayad ng real property tax sa City Hall, sa Treasurer's Office po ito binabayaran. Ang susunod na gastos ay ang capital gains tax. Ito po ang isa sa mga major na kinakailangang bayaran kung tayo po ay magpapalipat ng titulo ng lupa. Ang capital gains tax na babayaran sa BIR o Bureau of Internal Revenue RDO. Ang rate po ng capital gains tax, ito po ay 6% ng zonal value, fair market value o selling price. Kung alin po ang mas malaki sa zonal value, fair market value o selling price, yun po ang pagbabasehan ng ating 6% na rate ng capital gains tax. Kung ang nagbenta naman po ay galing sa korporasyon o isang corporation, ang babayaran instead na capital gains tax, ang babayaran po ay withholding tax. Next ay ang transfer tax. Ito po ay tax imposed sa pag-transfer ng property. Ang transfer tax naman po ay babayaran sa munisipyo o City Hall sa City Treasurer's Office. Ito po ay 50% ng 1% ng worth ng property. Kung nasa Metro Manila naman po, ito po ay 75% ng 1% ng worth ng property. Ang susunod ay documentary stamp tax. Ang documentary stamp tax ay kasabay po nitong binabayaran sa Bureau of Internal Revenue RDO. Ito po ay 1.5% ng zonal value, selling price, o di kaya yung fair market value, whichever is higher o kung alin po ang mataas po dyan sa zonal value, fair market value, at selling price, yun po ang pagbabasehan ng ating 1.5% na rate ng documentary stamp tax. Registration fee. Ito po yung babayaran sa Registry of Deeds. Kasama na po ang IT fees. Kung kayo po ay nakipagtulungan o sumangguni sa isang broker, real estate broker, sino naman po ang magbabayad sa kanya? At sa inyong pagpoproseso ng inyong mga titulo ng lupa o sa pag-transfer ng titulo ng lupa, mayroon po mga kinakailangang gastos na bigla lang pong kinakailangan. For example, miscellaneous fees like mga clearances, mga certification na kinakailangan pala sa ating pag-transfer. Yung mga affidavit, sino po ang magbabayad po niyan? Kung ang inyong lupain ay isang agricultural land, kailangan pong
kumuha ng dark clearance. At kung mayroong mga discrepancies sa inyong mga pangalan, kailangan po ng mga affidavit. O kung mayroong mga discrepancies sa mga information sa inyong mga dokumento, kailangan po ng mga affidavit. Ang common practice dito sa Pilipinas, ang seller ang responsable sa mga kinakailangang bayad na mga ito. Base sa ating experience, si seller po ang nagbabayad ng capital gains tax, withholding taxes, yung mga hindi nabayarang real estate taxes sa munisipyo. Siya po ang responsable sa pagbayad ng komisyon sa broker sa pag-assist para makomplete po ang ating transaksyon. Ang buyer naman ang siyang nagbabayad sa mga kinakailangang bayaran gaya ng mga ito. Ang documentary stamp tax, transfer taxes, registration fees sa Registry of Deeds, at yung mga incidental at miscellaneous fees na kinakailangang bayaran sa pagproseso ng pagpapalipat ng titulo ng lupa. Sa aking experience, habang nakikipag-transaction po tayo sa ating seller o di kaya sa ating buyer, ang seller at buyer po, mas maganda po na pag-usapan nila kung sino po ang mag-shoulder, sino po ang magbabayad sa mga kinakailangang gastos o bayarin na ating nabanggit bago pa man magpatuloy sa bintahan. Usually, ang seller, pagkatapos po niyang makareceive ng money, ay gusto niya nang wala na siyang iisipin ba. So, mas maganda po na pag-usapan po ninyo muna kung sino po ang magbabayad ng mga kinakailangang bayad. Ang seller ng lupa na ating bibilhan, kaya nga po siya nagbibenta ng kanyang lupain dahil wala siyang pera. Paano naman niya babayaran yung mga kinakailangang bayad para sa pag-transfer ng titulo ng lupa kung atin pa siyang sisingilin sa mga ito? May mga pagkakataon nga na ang buyer na po ang siyang nagbabayad ng lahat ng ito para ma-transfer lang po ang titulo ng lupa sa kanyang pangalan doon po sa buyer. May ibang buyer nga po na napipilitang bayaran kasama na po yung kung namatay na po yung registered owner, sila na po ang nagbabayad ng estate tax sa BIR. Dahil yung mga heirs ay wala nga po silang pera na kayang ibayad dun po sa estate tax. Kaya napipilitan na lang po para ma-transfer lang po talaga ang kanilang titulo dun po sa buyer. Eh yung buyer na po ang siyang nagbabayad ng mga fees. Medyo matrabaho din po ang pagpapalipat ng titulo ng lupa. Kung kayo po ay nagtatanong, hindi po ako naglalakad ng pagpapalipat ng titulo ng lupa. Para makaiwas po kayo sa mga kinakailangang proseso, pwede naman po kayo, mas mabuti po, na humingi po ng tulong sa isang abogado dyan po sa inyo, o di kaya sa real estate broker. Pwede rin po kayong manood ng ating videos. Ang ating videos ay tampok po sa mga proseso at step-by-step guide po para matulungan po kayo kung paano iproseso ang pag-transfer ng titulo ng lupa. At kung magkano ang inyong magagastos sa pag-transfer ng titulo ng lupa. Sana po ay natulungan ko po kayo sa aking videos. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe at i-hit po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko gaya nito. God bless po sa ating lahat.